Yes, mahirap po talaga yung nangyari with ABS. Syempre ako po, dun ABS na po yung tumulong sa akin para mabago ko yung buhay ng buong pamilya ko eh. Paano nyo hinarap ang Bagong Umaga nung after what happened to ABS-CBN? Of course, now we know na marami namang naging, maraming medium pa, marami pang opportunity. Pero nung time na yon, kumusta kayo? Paano nyo hinarap ang Bagong Umaga? Okay, let's start with Michelle. Yung nangyari po with ABS, syempre, mahirap po talaga siya at first. And talagang, dun kasi ako lumaki and dun natupad yung mga gusto kong gawin, yung passion ko, dun po nagawa, ang laki ng tulong sa akin ng ABS. So, mahirap po talaga siya nung nangyari po talaga yun. And until now, kasi nakikita ko pa din yung mga epekto pa din sa ibang tao and sa kumpanya. But, siguro, malaking bagay yung dapat matuto tayong mag-move forward. Hindi po tayo dapat siguro mag-stay dun sa nangyari and kailangan tayo mag-isip ng ways, ng paraan, paano natin itong malalagpasan itong pagsubok na to. And gawa ng paraan kasi laging may ibang paraan para ito pong ginagawa namin, like nangyari with ABS na wala ng free TV, gumawa ng paraan ng ABS na gawin sa online. So, maraming paraan pa para magawa namin yung mga gusto namin and makapag-move forward po. And we're back sa free TV. Di ba? Thank God. Okay. Kiko? Yes. Po. Same as Michelle. I was sad to hear the news. Pero I kind of had the feeling na they will get through it and they will find a way because, you know, you can't put down like, the number one network. So that's parang I had confidence that they'll find a way to still air or still do good shows and quality work. So yeah, what I did, yung ginawa ko lang to be prepared instead of not doing anything was to eat healthy and to do home workouts. But if ever na there's a call for a show, I'll be ready. So, sumakto naman. And I'm just so blessed to be a part of the show. Yeah, nothing but good things to say. All right. Thanks, Kiko. Barbie? Yes, mahirap po talaga yung nangyari with ABS. Syempre, ako po, dun ABS na po yung tumulong sa akin para mabago ko yung buhay ng buong pamilya ko. Eh. So, na nangyari po yun. Hindi ko po alam yung gagawin ko, kung ano yung next kong gagawin. Kasi syempre, yun na po yung trabaho ko, ABS talaga eh. Pero at the same time, syempre po, iba po talaga yung tiwala ko sa ABS na kahit nag-close, hindi po kami pinabayaan ng mga handler namin, ng Star Magic. So, para sa akin, malaking bagay po yun na sinisigurado po nila na kahit nagsara na po yung ABS, hindi po nila kami papabayaan. All right, thanks Barbie. Yves? Para sa amin naman lahat, ang ABS-CBN ay aming pangalawang tahanan. So kung mawala yung tahanan mo, syempre lahat malulungkot. Naalala ko nung gabing yun, nanood kami ng dad ko, so nakita ko yung nag-signing off yung ABS-CBN. Syempre malulungkot ka dahil yun nga, nawala ka ng tahanan. Pero bilib ako sa kumpanya namin sa ABS-CBN dahil hindi kami pinabayaan. Nabibigay pa rin ng tulong financial. At alam mo yun, naniniwala ako na lahat naman tayo makakabangon. Di ba nasanay naman tayo sa mga teleserye ng ABS-CBN na ang bida laging nabubugbog sa una at nakakabangon. At naniniwala ako na lahat tayo makakabangon at magiging masaya lahat. Very well said. Thank you, Yves and Heaven. Nung nalaman ko po na yun nga ipapasara na yung ABS at sumara na, of course, sobrang nalungkot po talaga ako. Kasi, syempre, hindi lang naman po ako apektado, kundi maraming employees at kapamilya natin ang naging nalungkot dahil, of course, nawalan sila ng trabaho eh. What I did, sinuportahan ko ang ABS
through online, kahit anong pwedeng gawin para makabangon nga. Siyempre, ako, masasabi kong gusto kong maging kapamilya forever. Kasi kung paano ko alagaan ng management, kung paano ko bigyan ng chance, opportunity sa lahat, nandyan po sila eh, para gabayan po ako. Kaya hindi ko po sila iiwan. Never ko po silang iiwan kahit anong mangyaring struggles. Right, thank you so much, Heaven. Rose? Yeah, thank you. And syempre, palagi namang may bagong umaga. Oh, di ba? Ayan, thank you. Amen.